Let us all welcome to the show, Honorable Florencio Joven Miraflores. Thank you for this opportunity nga gintawon niyo kakon nga ma-explicar ko man kung ano ro aton nga lang naging baton. Harang award ay ginataura sa mga personalities in the country na nakakontribute sa peace process. Ginominara na kita because of our participation sa local peace process iya sa Afghan. Mabuhay, K-Citizens! Kasama nyo ngayon, Monsur Bitero. At welcome sa ating programa na kung saan ang mga individual na pinaka-pinag-uusapan ay ating makakahuntahan. Dito lamang yan sa KCX, Kalibo Cable Exclusive. Isang malaking karangalan para sa ating lahat ngayon, ano, ang ating makakahuntahan ng exclusive. Dahil siya po ay pinarangalan ng Gawad Kapayapaan Highest Distinction Award. And siya rin po ang ating former governor of the province of Aklan. Let us all welcome to the show, Honorable Florencio Joven Miraflores. Hi sir, magandang araw po sa inyo. Thank you, Monsur. Good morning sa tanan naton nga viewers at mga listeners sa Kalibo Cable. Thank you for this opportunity nga gintawon niyo kakon nga ma-explicar ko man kung ano ro aton nga lang naging baton nga distinction award sa Gawad Kapayapaan. And yun nga, ano, sir, congratulations, award na yun. And thank you rin po for opening your home sa amin ngayon kasi dito po kami ngayon nagtitape, ano, sinasagawang interview na to sa napakaganda, napakaserene na bahay po ninyo. So maraming salamat po. So bago po natin pag-usapan, sir, no, yung napanalunan po ninyo na award. So kamusta naman po na medyo wala po tayo ngayon sa politika? Kamusta po ang ating buhay ngayon, sir? Well, makita siguro niyo nga wawa na ko stress. Fresh na fresh. Nadulagon na ako nga stress sa almost 34 years in a government service. Aga nalipay man na kita nga makaroon ay may time man kita, may tiyempo man kita sa atong pamilya, mag-tatap sa atong mga apo, and also take care of our small business, iyaman sa aton nga banwat ibahay. Ayan. So ayun po, sir, no. Kamusta po sa pakiramdam na isa po kayo sa tatlo, no, na nakatanggap ng Gawad Kapayapaan Highest Distinction Award? Well, nakibot nga ni kita karamon, sir, no. It was a pleasant surprise why gintawan kita kara itarang Kapayapaan Award, no. And by the way, no, harang award ay ginataura sa mga personalities in the country na nakakontribute sa peace process sa aton nga nasyon. Ag kita ay ginominar, no? I was nominated by the then RPAABB. Rarar ay splinter group ra it national na NPA, no? Ng rebels in the 90s until now. And ginominaran na kita because of our participation sa local peace process iya sa Afghan. Siguro tawan ko kamot background kung ano natabo in the 90s. So pati ka ko siguro natawo, no? Mukhang baby pa po. No, baby pa ta kamo kay tanan siguro kamo nga baby pa ta, no? But in the 90s taga ako ay mayor ag naging governor. Ro province at Aklan nga ay one of the most hotly contested the hotbed of insurgency sa atong tiempo. Yeah, especially in Ibahay na at that time ay there was even one summer nga
kabuabot aro namatay, no? Both sides, NPA at sa military. And ngani nga at that time ay what a development ro aton nga Banwa aga probinsya dahil ngani nga naka-focus kita sa insurgency related nga mga incidents. Aga ro aton na ra nga Banwa't Ibahay ay mabira ro center of gravity it NPA movement sa Bilog ng Akgan. Most of the leaders of the NPA movement before ay itagaya taga Ibahay, no? Sandar ang mga leader, not only yes, sa Ibahay but the whole region. So natabo nga in the 90s nag-separar ro RPA-ABB abe nga ako na dumduman ninyo ay this was the Sparrow Unit, imaro assassination unit right, NPAs. And in the 90s nag-separate sila sandait ideology. Ro Akyan became the base at RPA-ABB dahil gani nga ro leaders katot Akyan ay ya taga Ibahay, no, the former the late Daniel Batoy or they call him Kamokong, no. Aga pag separate na dakato ay ro NPA remained in Antique hasta makaroon may Antaganti, may Antique, Iloilo, Capiz, still active pero NPA, no. But here in Aklan ay we were fortunate nga ro dominant force at that time ay ro RPA-ABB. Aga dahil nga ni nga taga Ibahay man nga si Daniel Baton, and I was then newly elected governor, ay may kilaga baga naton ay taga Kasimanwa. So in mga early 1998 bago ug ako tong governor, imaw ta mismo ro nag adto ya mismo sa bagay, no, wa patararaw tag old house namon. Kay bahan pa nga nira akong asawa si former Mayor Julo. Nga imaw man sa adto ya nga gina-exploro peace agreement, bali local peace agreement between the RPA agro aton nga gobyerno. And of course, gin-welcome naton dahil ngayon nga nakita naton ang sinseridad nga gusto na magtauhay yung mga Ibahay dahil ngayon nga taga-Ibahay mo lang man nakita gog haman doon mag-away pag kita, mag-inaway kita ay parehos mo lang man naro aton nga interes nga mapatauhay ro Ibahay ag maging maumwad ro aton nga Banwa't Ibahay ag of course the rest of Aklan. At that time wala nga dagan nga rahalin sa Kalibo paagto sa Katiklan. Ay ginakubaan taron po una, especially sa Campo Verde nga ron, ginaagyan natin ng bukid. Dahil nga ni nga, permit na karon may mga ambush, may ginasunog ng mga bus. If you remember, there was a time nga ni nga assassinate paro Mayor Itmalay, former Mayor Aguirre. So, this was a very dangerous place for tourists, maski matuod ka ito nga gina kilagagon ng Boracay, but the highway from Kalibo to Makatiklan ay very dangerous. Agwa at may nag-aagay na karon basta-basta. So, that was the history na kunsiin nga ni nga tag nag-istorya yun kami ni Kamokong. Ay naghamba ako ka na nga kung pwede makunhay one of my request ay ro Aklan Ibahay especially ay mag ceasefire yun kita, no, wa mag hindi yun kita mag bimana maghimo it mga tikang nga makasamad sa aton nga rang kahilwayan, no. So 1998 that was the start it amon nga initial talks, and this spread dahil ni si Kamokong nga to was the national vice commander. National ato yung level anak ato ng rangko. Imaw National Vice Commander, RPA-ABB. With that start sa negotiation nga ron, nag-progress nga pati ro sa Negros, nga grupo at RPA-ABB, and the rest of the country, ay nakipag-istorya sa national government kay President Estrada. That was signed ro local peace agreement nga ron it December of 2000 siguro, no. Si President Estrada katuro pumerma. It
peace agreement between the RPA, ABB, Agro, aton nga national government, sa Negros. Ito, I mean, the bulk it anda nga pwersa niya sa Negros. But even in Negros, bukod na that control the Negros, dahil nga sa Macau nga ni, mabaskog pati ito at NPA, no? Ma, ro aton iya nga sa Akan, hay, dahil nga ni nga, ro group na rin ni Kamukong, hay, was the strongest bilang hindi na makasugod iya ro NPA sa Aklan, hasta nga ni makaroon, no? Dahil nga ni sa andang nga grupo, which is based iya sa Ibahay. Ano ka rin main base of operation ni sin Ibahay? So, tag nagpirmahan yung tato at peace agreement, 2000, tumawahay yung nobilong Akan. That was the start it aton man dayon nga development it atong tourism sa Boracay nga naging safe through highway nga rapa agto sa Boracay. Ag since that time wow that insurgency related nga mga pagatyan, no, o may mga ambush or may mga assassination or mga kung ano nga insurgency related nga mga incidents. So nagtawahay ro bilong Akan, and that was the reason nga nagsikat man, nag-develop ato nga turismo, dahil inihambaw nga ni Ron. Kung uwa ito nga peace agreement, kung uwa ro RPA-ABB, now called the Kapatiran. Yes, sa Akan, ginatawag ito sa ng Kapatiran. We would not have developed our tourism industry. Agro ato nga Istat Boracay would not have been a prime destination. Kung may gulo, di ba? Kung na panganin, nag-attempt pa nakaroon ng mga NPA nga masugod, and they would like to impose revolutionary taxes sa mga negosyo na ngaroon sa Boracay. Gasugod pa sa nakuuna ron. But ro ato na bingara nga geography sa Panay, para masaya ninyo. Ro Ibahay is in the middle, it natawag na tribe boundaries, Iloilo, Capiz, Antique. Ang iya sa nakara nag-aagi. That was hararo main nanda nga highway tawagon nanda sa buong. Kung nalinsan nanda sa Tapas, maagi sa nanda sa Libacaw, malinaw din Ibahay. And all the way here sa west. So, iyan nanda inapundo sa naya nga ranga pagsugod. Ngayon nga, naging matawhay, agro-negosyo sa turismo, ay naging mayad-ayad man sa Boracay. Wawat ka nat may nag-istorbo ba? Wawat ka nat may nag-threaten pa kung ano paro ang maubra na masamad ro atong negosyo. So, ginamba na akong permera nga without the Kapatiran, the former RPA-ABB, nga nagtindog sa anang promesa. You have to remember nga from 2000 up to the time ni President Duterte, ratong national government was also very remiss sa anang promesa. Ruging pirmahan ka itong peace agreement ka ito kay President Estrada, ay abo ka ito mga commitments, no? Housing, land, kanda, livelihood. But for 19 years, Monsur, wagit aron natabo. Wagit aron natabo. Yun, may mga promesa, but wa aron ma-fulfill it aton nga national government. And in that 19 years, ron local government, ron provincia Takgan, ron nag-sustener kanda, ron nagtao it mga livelihood, nagtao it mga mga financial assistance, andang unga, mga unga ay ginpas sa scholarship. Again, tatap natin sa natin nga nga tagay, yaman sa natin nga Ibahay, very close ka ako, no? So, I took care of them para hindi baga sanda madugaan it buot o madugaan it ng andang commitment sa gobyerno. And imo nga naroon nga, ginahamba nanda nga, haron ro role na ako na for 19 years, I sustained ro andang mga kinanganon para hindi unsa na magbalik sa pagka-rebelde dahil ginakuan man sana eh. Ginainganyo man sa pihak. Minalin pa man na kamuna ko hasta nga man sa promesa ro gobyerno, wa man kamo tao kahit bagay, wa man kamo tao ikon ano-ano. But in those 19 years, I was governor, congressman, tanan nanda nga mga kinanganon, ay yes na nagadangup katon. Ang ginatawan naton sanda it, hayga. Especially sa andang mga basic needs, no? So, imoron nga
na hasaron nga bagay ginrecognize kita it national government that a local government unit a province a local official kung maging sincero sa pag tatap sa anang probinsya with the local peace dialogue sa mga rebelde ay pwede gid anato mapatawhay ro sang kalugar ang mga nga nero aklan hay ibahay ay naging modelo aga kinahambay nga ni Nanda nga this will serve as a model for all other local officials sa bilog ng Pilipinas nga kung sanda ay maging sincero sa local peace dialogues hey magumo naton patawhayon no bilog na nasyon no dahil nga ni sa malisod man abi kon you're talking of a national peace agreement tama sa makaron ra NPA what anaga ya naga istorya pa sa gobyerno dahil ganyan ang anong mga interes. So, maroon nga, in 2019, after 19 years, under President Duterte, nag-permahan it anew. Natawag na naroon new agreement, clarificatory implementing document, nga gin-confirmar, nga rutanan nga ito, nga gin-promesa ni during the peace agreement, ay iga-implementar sa harang at 2019. Makita ninyo nga, makaroon, ay inaaroon sa Kabuga, I would like to kung apakamukaad to. Bisitahan ninyo ro, natawag ng Peace Community Development Kabugaw, nga kung naroon ay, what at daga ni naroon? It was the provincial government that started the road aton nga mga sources, national government sources at provincial sources of funds. Pati nga ni ro, premyo naton sa SGLG na nato karon gin butang ro pundo para matawan it dagan from the main highway paadto ito sa andang lugar nga ro, no? All the way to sa Ilaya. Aga, almost concreted yun nun. Inaagong karon ay sadya ito ro dagan karon. They have at least nga makaroon initial nga 16 housing units kadugang parot another 20 ag may anda makaroon nga nagtao man kanda kita it pondo para sa sagakal mini coconut oil mill para sa anda nga negosyo because ro area nga ron hay coconut producing area itakla it ibahay so para may andaman nga negosyo no so imaron ro gin hambay na national government haraman na ro modelo for all local officials in the country nga kon may local peace agreement pwede gid this is a proof of concept na tawag na ron nga local peace dialogues can work kung ro local officials agro mga insurgents nga rahay maka istorya it mayat so that's the background nga gin nominate man ako mismo ro RPA ABB. Wow. Pero nag-nominar ka ton. Gina-recognize mo na da nga 19 years na ginsustintuhan ko man sa daya sa ibahay, no? Sa Aklan. Nga ni nga, wasan na nadugay it, hope. Wasan na nadugay it buot nga maabimana ay babalik pa sanda sa andang dati nga ginaumbra. And now they are, because of this clarificatory document, ay may transformation yun makaroon sanda eh. Na-integrate yun sanda sa iba nga gusto magsugod sa military, na-integrate yun. May scholarships yun andang mga unga, may andang nga livelihood. Ag haroon ay makita ninyo nga kung local government, isang kalok LGU, ay may sincerity sa pagbulig sa atin ng mga rebelde. Agro-rebelde ay sincero man sa andang pagbalik sa gobyerno, ay pwede gin natin maumbra. And we have proven that here in Aklan. Wow, di ba? I can only imagine, dun po sa story ninyo na shinare, di ba, na it must have been challenging, no? And medyo struggling din yung mga moments na yun. But you were able to pull it off talagang through your great leadership skills din po, ano? Eh talaga namang nagkaroon ng insurgency free, di ba, yes, po ba ang yes. Inyong term o ang Aklan during your term. So talagang very commendable yun talaga, sir. Ano. So, doon po sa award na napanalunan po ninyo,
In what way do you think na naka-apekto po ito sa inyo? Or may mga nabago po ba sa inyo, when, especially when it comes to like sa peace building and community development po? Your continued dedication towards peace building and the community development, in spite the fact na you're no longer in the politics? Well, roakon karon nga patanaw, the way I see it, ay this experience can be shared also sa iba, no? And that is why the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, you call that the OPAPRO, under Secretary Carlito Galvez, is documenting this experience, this journey of how a local peace dialogue can work. Mm-hmm. And we hope that you can replicate this in Mindanao, because ganyan na biro grupo ito eh. May MNLF, may Busayap, may ganyan na grupo eh. So, pwede man, this can be replicated. Also in, sa Cordillera, no, CPLA in Cordillera, mm-hmm. na may andaman ito ng local peace dialogue. This experience, hambang nanda, i-document nanda, agad to nga, mapakita nanda nga, ro aton nga lang ginobra yasakan, eh, pwede kin maobra sa iba man nga mga lugar. And we will continue, as even as a private person, continue man gihapon na atong relationship with this group. Dahil ngayon nga, while many of us, yes, akan, kasayod kara, mabaho gito na atong man nga pagpasagamat sa kapatiran, sa group nga rin nga, nagbuwis man nga kabuhi kara si Kamokong, no? Because, dahil ngayon nga, sa pagseparan nanda kara sa NPA, they were considered also as enemies of the NPA, and he was actually ambushed yara sa Makato, no, in 2004. Kaguoy gani kato kay bahan pananaran ng unga nga bayi, and they were ambushed in the on the way back halin sa Kalibo pagpuya si bahay. Agaro anang asawa nga si Kabebeng, imoro ro nag take on his vision, his desire for peace, no. Si taga Madalag imora, no, si Jessie na Launan, we call her Kabebeng. Iya man gihapon imora naka settle yuta ang imora ro nagpadayon kay bahan kara si Veronica, si Miss Tabara. If you look at the sa hierarchy at NPA at RPAABB, anang asawa kara ni Mrs. Tabara ay si Arturo Tabara, na si Art. Na-meet ko sa nara eh, sa ito sa national, sa Nilo de la Cruz nga ron, ang nara ng mga head sa national. And when we talk about the peace agreement, and imaman to si Art Tabara was also assassinated dito sa Manila. So those are the persons nga ginapako na nga, they were the ones who initiated with our assistance na matigayon ruhara nga peace agreement on the national level. Ang imo nga neron nga iya sa Afghan ay gina kilaga ko gid ano ruhara nga kapatiran. We owe also so much for them, for their sacrifice. Imagine mo 19 years lagi promisahan. Wa gid asa na bag-o, no? Wa gid asa na nag anda nga direksyon ay sustinihan gid ang peace agreement with the help of the local government unit. So, and inahamba ko permeron nga, without sarang local peace agreement, huwag kita nga makaaguman it economic development sa akin. We could not have developed Boracay kung magulo iyang ararudagan po una. Kung una tabi iyarahay, kung nag-aagi at akarangapan kung may mga armored personal carrier kita nga ron, mag-agto sa amon nga Ilaya, sa San Jose nga ron, hindi kasi nakasugod ina karon kung bukot platoon size ro mga army, no, ina nga nga ron sa kolong-kolong nga ron paagto sa San Jose, may gina landmine pata karon ko una ro mga nagasugod ina nga mga military. So but with the peace agreement, nagtawhay ro lugar ag nag sadya man nag-develop ra atong tourism industry, because there can be no development without peace. Yes.
kung magulo ng lugar, sino kung ma-anto man, kimo man, like, look what's happening to Mindanao, no? We have so many beautiful places, but it cannot develop because wa pagit ama makaroon pa yang, no? Because of this barm. By the way, akong katong kaibahan man ay si nga nag nakit na nakabatot award ay si Secretary, former Executive Secretary Ermita. Pero ano tang history karahay, national, ano din, he was the one who negotiated the peace agreement with Nur Miswari during the time ni Gloria, President Gloria Macapagal Arroyo. And sambilog pa yung kuntang mga baton, unfortunately, ito yung masam Amerika, si Madam Sheila Coronel. And she's the one who, the peace negotiator for the MILF. So kung imo tanawon, these two people nga dapat makabat nagbaton ay national randa nga scope. Kita mo lang ro in ehemplo na kung pwede man o local. Not only national, but pwede man o local nga maka peace dialogue man. So that's why my nomination again tawan mataiga it Office of the Presidential Advisor on Peace. And reconciliation. So sir, ito pong award natin, how do you envision the role of this award, no, in terms of inspiring others to work for progress and peace? Mga ni ron nga the documentation for this sa journey natin ay will be published also sa under the Office of the Presidential Advisor. And andangan nga kwan ko na they will be bringing people here in Aklan, especially in Kabugao, to show na it works, no? It can work. Kung tanan hay may whole of nation approach, tanan abing ang mga national agencies. Like for example, sa Gugta, this is a public land. So we need the DNR to allocate this land. We need the housing, we need the livelihood. So whole of nation approach, local government has to be there. Para gid nga patigayo naton ro mga peace processes in the country. And imauro nang dangin hambay nga if you can do it here in Aklan, you can also do it in Mindanao. And if you can do it in Mindanao with the ngayon nabiro tribo sa Mindanao, di ba? Yes. They have different tribes, they have different beliefs. So kung ruharang experience naton mag-replicate ito, mas magumo nga mapatawhay naton ro mga lugar na sa Mindanao. And again, sir, no, baka may mga gusto po kayo pasalamatan or ating message sa ating mga Aklanons ano na nanonood ngayon sa ating episode. Go ahead. Well, ruharang nga honor is in not only mine but the whole of Aklan. Wa man naton maubrara kung wa it support ro aton nga mga pumuyo iya sa Aklan, agroaton nga provincial government of Aklan. So this Gawad Kapayapaan Award is for Aklan. Ako nga binagbato, no, as the local chief executive. But without the support of everyone, especially yas ibahay, tanan nga mga tao nga nagbulig nga mapatawhay ro aton nga probinsya, kabuabo sa nara munso, no? I cannot name all the names of those who helped along the way. But without the support of everyone, wa naton ra na baton, and we would not have made Aklan as progressive as it is now. So thank you very much sa atong mga pumuyo for your support all these years in my government service. 34 years, Monsur, no? From mayor of Ibahay to governor and congressman. 34 years of continued service. Ang harun ro nagtaw katon it kabaskog kung paalin man naton nga mahimo ro tanan para pasadya gin naton ro aton nga palangga nga probinsya Takyan. Thank you very much. Ayan. Again, sir, thank you so much for accepting this interview. Thank you, Mansoor. Alam ko po na super busy kayo, but you were able to find time para sa amin. And then, again, congratulations po for the award that you've received. Talagang masasabi natin na deserve po talaga, sir, ang award na yan. Thank you so much. Thank you, ha?
At maraming salamat din ano, sa lahat ng ating mga K-Citizens na nanonood sa ating community channels 1 and 24. Ganoon din sa ating Facebook page at YouTube. Don't forget to react, comment, and share this episode. At abangan po natin na sino kaya ating susunod na Man of the Hour. Dito lamang yan sa ating programa na kung saan ang mga individual na pinaka-pinag-uusapan ay ating makakahuntahan. Dito lamang yan sa KCX. Kalibo Cable, exclusive. We'll be right back.